Hello po. Tulungan niyo po kami. Positive nga daw. And sumakto pa na. Ito yung iniinom namin ngayon. Yung vitamins. Oo, namimiss naman na ang daddy. Oo. Bawal pa. Bawal. Positive na siya. Tayo po. Diba? Diba? Fuck. Down. Yeah. I've been feeling so kawawa. Batang quarantine. Pinakabatang quarantine. Ito na sa Alphamart. Lysol. Oo, na. Ah, sa bayan. Okay. Hello po. Tulungan niyo po kami. Kulay natin. Kulay. Parang pinakbet o parang chapsoy. Mas gusto niya ng chapsoy. Paborito ng daddy boy niya ang chapsoy. Paplano na po kami ng aming kakainin sa mga susunod na araw. Dahil bawal kaming lumabas. Hello guys, good day. Mag-vlog po ako ngayon dahil isi-share po namin sa inyo yung COVID journey. Ewan ko matatawag na COVID journey to kasi hindi pa naman kami sure kung positive po ba kami kasi ngayon pa lang yung unang araw kasi si papa ni Alex nilalagnat po siya saka nanlalata pero hindi pa naman siya inuugo. Ang suspect namin is baka nakuha niya sa work kasi bakit na? Kasi nag-text kagabi yung ka-work na positive nga daw and sumakto pa na nga nilagnat siya. So ngayon kailangan namin mag-quarantine, hintayin namin na makapag-paswab siya and makita yung result para ma-sure namin kung positive ba kami or hindi. So ngayon i-film ko lang to. Yan, magpifilm lang ako ngayon. Pagkita ko sa inyo kung ano bang ginawa namin. Tignan ko muna si Alec kasi tignan nyo guys, umiiyak. Nakamas ako and nakahiwalay si Eric sa amin. Nandito siya sa kabilang kwarto tapos dito kami. Kailangan namin mag-isolate baka in case nga na positive. Huwag naman sana. May ayuda po kami. Baba! Hindi. Lagyan nyo na lang dito. Ayan na yung cellphone. Lagyan mo mabuti. Timing. Kaya nga ako yun. Yun eh! Gulo nyo? Naku, hindi ka na makakain. Wala ko ako dito. Kapi! May ayuda po tayo ngayon. Dito namin nilalagay yung upuan. Tapos doon nila ilalapag ito.
So hello guys, pang so pang third day na po ng ng quarantine namin ngayon. Ngayon, hindi naman na nilalagnat si Eric. Bali nasa normal temperature na siya, 36.5. Bali ang gagawin niya na lang ngayon is magpapaswap. Hintayin lang namin yung resulta tapos doon ako magde-decide kung ano ba yung next namin na gawin. Kasi idedepende pa namin yun sa kung ano ba yung magiging resulta ng swab niya. So ngayon, iinom lang ako ng vitamins ko. Ito yung iniinom namin ngayon, vitamins. Yan. Tapos yun lang, more on water and fruits para mapalakas ng resistensya, para panlaban din sa sakit. So, ngayon, update na lang ako kung ano pa yung next na gagawin namin ito sa mga susunod na araw. So, ngayon pala, natutulog si Alex. Ayan, kita niya. Natutulog siya. Hindi niya kasi nagising. Bali, ang oras pa lang ngayon, 9:30 pa lang ng umaga. So, yung swab ni Tabs, mga 10:30 ata yun. 10 o'clock siya, alis ngayon. Seconds later. Hello. Why are you crying? Si Grandma. Oy. Ako. Hello. Ngayon magliligpit po kami dahil makalat na sa aming kwarto. Ito ang aming third day ng quarantine. Ano? Ayaw mo na ba ma-quarantine, nak? Ayaw na? Ayaw mo na ba? Oo. Namimiss mo na ba daddy mo? Ha? Oo. Namimiss na mo na ang daddy. Oo. Oo. Grabe, kawawa naman ang batang to. Oo. Miss ng daddy. Oh. Kainin sa pagkatanda. Hello guys, ngayon nga yung third day ng quarantine namin. So ngayon, kumakain ako ng ihams. Kwentuhan ba tayo, Alex? Ngayon araw tapos nang magpa-swab si Cubs. So, maghihintay na lang kami ng resulta. Sabi daw sa kanya is mga 1 to 2 days. So, ngayon is April 19. Siguro mga 22 or 23, ganon. Kain tayo. Bawal pa. Bawal. Naku, ikaw iiyak. Bawal pa. Bawal. Mami lang muna. Hahaha.
Hi! Fourth day na po ng quarantine namin ngayon. So far, wala naman kaming ibang nararamdaman ngayon. Si Eric, okay na siya. Normal na po yung temperature niya. Hintay pa rin kami ng resulta mga bukas or by Thursday. Bale, ganito lang ginagawa namin maghapon. Tapos, kamas pa rin kami. Social distancing. Ano pala ngayon? Third day nga pala ng kanyang grandma. Binati mo na si nanay. Ha? Gamay na ikaw. Bye-bye! Bye-bye, guys! Bali ang oras niya ay ganda ng gabi and kanina lang may tumawag na kay Eric tungkol dun sa resulta ng swab niya. So ang resulta ay positive na siya. Hindi pa namin alam kung paano na ba yung gagawin namin kung pati ba kami magpapaswab. Pero yung quarantine namin tuloy pa rin siya. Kasi ngayong araw na din na ito, kaninang mga 3 p.m. Medyo nakaramdam ako ng sakit sa ulo. Saka medyo yung sa mata ko mahati. Sabi sa akin yun, isa daw din yung sa symptoms ng COVID, pero sana wag naman. Bali bukas pa namin nalalaman kung ano ba yung dapat namin sunod na gawin. Bukas na umaga daw may tatawag. Hello po, pang 5th day na po namin ng quarantine namin. Kita niyo, you know, naitatali ko na ngayon yung buhok ni Alex. Bale, ngayon, wala pa rin kaming update kung magpapaswab ba kami or hindi. Ewan ko kung may, kung tinawagan na ba si Eric. Naghihintay pa rin kasi kami ng go signal or kung ano man magiging sunod na instruction sa amin. Ako, medyo pabalik-balik yung pagsakit ng ulo ko. Sinanay naman, sabi niya wala naman daw siyang ibang nararamdaman. Tingnan niyo na lang yung reaction ni Alex kasi wala man na ako ibang masabi. Kung hindi to lala, umiiyak po siya habang nagbi-video ako. Hi guys. So ngayon, quick update lang ako. Kaninang mga 4:30 ata yun, may nag-text sa akin na from DILG daw, tama ba ako? Contact tracing. Yun din yung tumawag kanina kay Eric nung umaga. So, tumawag din sila sa akin kasi binigay ni Eric yung contact number ko. Mag-i-interview lang sila kasi nga para sa contact tracing. Nagtanong lang sila ng mga personal details. Tinanong lang ako kung mayroon ba akong nararamdaman. So, sinabi ko naman na nakakaramdam niya ako na simula kahapon ng pagsakit ng ulo, ganun. Pero pawala-wala siya. So, ang sabi sa akin, kung magtuloy-tuloy siya ng 3 days, kailangan ko i-monitor. Ipapaswab daw ako. Hindi ko daw kailangan mag-alala sa swab kasi libre naman daw sa Philippine Arena. Pinapamonitor niya rin sa akin yung temperature ko every
9 a.m. and 4 p.m. Bali, naitanong ko din kung sakaling magpapaswab daw ako, kung isasama ko ba to si Alex. Nasabi, hindi daw pwede kasi ang pwede lang sa arena is 3 years old and above. Ngayon, yung pang 6th day namin, bali ngayon last day na imo-monitor ko yung pagsakit ng baby ko. Yung sasakit lang siya ngayon, sabi sa phone kahapon ng tinawag, para baka schedule ako ng swab test, gano'n. Pero as of now, wala pa naman. Sana hindi na magtuloy na sumakit yung hindi. Ako pa lang yung gising dito. And si Alex. Good morning, Alex. Good morning. Good morning. Good morning. May ayuda si Alexa. Ano na yung gamot? Hindi ka nahawakan ng lola. Hindi ba binidyo? Binidyo ko na. Wow, may hipong pa rin ako. Kaya nga. Luto daw sila. Ano yung sinigang na baka. Wow! At tawa-tawa. So, hi guys. So, ngayon na yung pang first week namin ng quarantine. And good news. Wala nang ibang sintomas na nararamdaman si Eric. Kami, wala na rin. Wala rin. Si nanay, wala rin. Yan. Bali, goods na. Gagawin na lang namin. Hintayin namin matapos yung 2 weeks na kailangan namin mag-isolate. So, nakatanggap ako ngayon ng text kay Tita Rosy na may dala daw siyang Gatorade sa labas. Kanina pa daw yun. So, kukunin ko. Yan guys, tinutop ako si Alex. At gusto niyang magpabuhat. Yan. So, 2:30 na ng hapon. Medyo kagigising lang po ni Alex. Nagtimpla ako ng Energen milk, saka ayan, itinapay ako
nabuhat ko na pag hiniga mo, Diyos ko po, ang hiyak. Akala mo inaawa eh. O yan o. Gustong-gusto niya na rin yung nakatayo ko. Diba? Diba? Ano makakain ng mami? Ha? Ha? Diba na? Ano rin mong mami kumain? Dati, mag-isa lang ako sa mga video-video ko. Ngayon, ayan eh. Kasama ka na, o. Oh. No. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down?